So ito yung ating ginawang compost sa bin dati, guys. Matandaan nyo, mga ilang buwan na nakakalipas. So ito yon. So ito yung pinaghalo kong mga basura, guys. Ayan, mga compost na yan. Ayan, yan na yung mga bulok na mga gulay, mga itlog, yan. So, titingnan natin dito, guys. Pakita ko sa inyo yung mga wati. Ayan. Ayan na sila, guys. Ayan. Ayan. Good morning! Welcome here, MGS Vlogs. Nandito naman tayo, guys, para sa ating vlog for today. In this video, guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung resulta ng aking warming casting. You know, natandaan niyo, guys, last few months ago, gumawa po ako ng video. It's about compost, recycle compost sa mga kitchen waste na ginawa ko siyang compost sa aking mga halaman. So ngayon, guys, nagkaroon na ako ng compost bin, at yung compost bin ko po, ang mga nilagay ko doong basura ay nagbubunga na siya, guys. So, nagkaroon na siya ng mga worms. So, ngayon, papakita ko sa inyo, guys, yung mga worms na nabuo ko sa aking compost experiment. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung gaano ka-excited at gaano kaganda yung resulta ng aking compost experiment. Is na compost na yung mga basura ko dito sa kusina, like for example, mga bulok na mga basura na gulay, yung mga pinagbalatan ko, inipon ko siya at ginawa ko siyang compost. So, effective siya, guys, sa mga tanim. So, ngayon, yung ginawa ko, guys, ginawan ko siya ng compost bin. So, ngayon, katagalan, habang nabubulok, nami-melt, nabubulok yung mga gulay, nag-melt siya, guys, tapos nahalo siya, nagkakatas-katas siya, nahalo siya doon sa lupa na nilagay natin na compost, at ngayon nagkaroon na siya ng wati. Alam nyo ba yung wati, guys? Yung nilalagay natin sa taga pag nang mimingwi tayo ng isda. Alam nyo ba yun? Ang dami na niyang wati, guys. So ngayon, guys, ang ginawa ko, yung etong halaman na ito, yung nilagay kong compost dito is yung galing doon sa aking ginawang compost. Ito ngayon yung ating ito ngayon yung ating lupa na nilagay sa ating halaman. Itong halaman na ito na napakamahal nito. $15 lang bili ko nito. Diyos ko, kung anong klase. Indoor siya, guys. Indoor plants. Ito, kita nyo naman. Indoor siya. Meron na siyang bulaklak, oh. Hindi ko alam mo anong bulaklak nito. Pero nagustuhan mo siya, guys. At ang kabilin-bilina ng nursery na binilhan ko nito, bawal siyang ipropagate pag hindi pa siya winter. So, magantay ako ng winter para ipropagate ko itong halaman na ito, kasi namamatay daw ito pag ipropagate ko siya na hindi siya winter. So, ito ang ginawa ko. Pagandahan natin siya, guys. Itong halaman na ito ay maselan. So, kinakain siya ng, alam nyo ba yung snail, yung taklong, kinakain siya. At dito sa Australia, hindi mo siya pwedeng ilagay, itanim doon sa labas, kasi dito sa Australia, ang daming snail. Alam nyo ba yung snail, guys? Yung mga taklong. Taklong. Ganito siya, guys. Itong taklong na ito, guys, ito yung mga kumakain sa mga halaman dito, at ito yung halaman na pinaka-paborito ng mga taklong na ito. Pero itong taklong na ito, guys, ay patay na. Patay na itong mga taklong na ito, kasi namamatay yung mga taklong na yan pagdating na summer. Namamatay sila. So ito, shell na lang to, pinamulot ko siya. Kasi ilalagay ko, i-decorate ko dito kasi ang ganda nitong kinalabasan nito, guys, pag i-decorate ko. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, guys, yung aking nilagay na compost dito, yung mga worm na nabubuhay siya dito, guys, nabubuhay siya dito. Maghanap tayo dito, guys, ng worm.
Kasi nabubuhay yung mga worm dito, guys. Ayan, meron akong nakita, guys. Ayun. 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 Ayan, guys. Ayan, nakita nyo ba yan? Ayan, gumagalaw siya. Ayan. So, ito yung mga worms na nabubuhay siya dito sa halaman, guys. Ayan, oh. Tumayo siya, oh. Ayan. 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 Nakita nyo yan? So, ito yung mga worms na kailangan natin sa ating compost kasi itong worms na ito, ang mga kinakain niya ay vitamins para doon sa ating mga halaman. So, ang dami nito guys na worms dito na tumubo. Kasi nga, itong lupa na ito, ay, itong lupa na ito guys ay, ayan ah, ayan. So, ayan na guys, ayan na yung ating ginawang compost ay nagkaroon ng nagpa-farm ng worm dito as in, yun lang talaga fina-farm nila, yung nagpa-farm sila nito kasi binibenta nila yung compost. So, binibenta nila yung compost, ang mahal, tag $5 yung isang sako, 25 kilos, galing dito yon sa mga kinain ng worm na ito. So, ang daming bumibili. So, ngayon, dahil ako yung namahalan, dahil 5 kilos ay $5 ang 25 kilos, bakit hindi ko siya gawin? So, ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili ko. So, research kung paano gawin. So, ngayon, natuklasan ko, guys, kung paano gumawa. Napakasimple, guys. Napakasimple gumawa ng sariling compost. Organic siya, guys. Organic, natural, walang halong kung ano-anong pangpataba. Talagang organic na galing siya sa mga waste na sa kusina. Mga tissue, mga gulay na bulok, mga tinapay, mga kanin. Yun, iniipon ko guys. Meron akong sariling lagayan para doon. Iba yung ibang basura na hindi nabubulok, iba yung ano. Sinasegregate ko. At yung mga yun, nilalagay ko doon sa aking compost bin. At yun, nabubulok siya doon, halo yung mga lupa at kung ano pa yung mga compost, nagkaroon siya ng worm. So ngayon, yung worm mataba. So yun yung vitamins ng aking mga halaman ngayon. So ngayon guys, lalagyan natin siya nitong snail. Kasi para gumanda ang ating lagi natin siyang didiligan, guys, kasi alam nyo naman, yung mga worms, gusto nila yung malamig at laging wet. Lagi silang basa para hindi sila magsilayasan. Kasi yung mga worms, naglalayas yan, naghahanap ng wet na lugar at saka yung may makain sila. So, dapat laging wet. Lagi mo siyang diligan. So, itong aking halaman ngayon ay dito to sa loob ng bahay ko. Kaya kaya mangyari, hindi na ako maglalagay ng fertilizer kasi meron na siya sariling fertilizer dito na organic. Na sarili talaga niya. Fertilizer! Yan. So yun yung ating vlog for today. So thank you so much.